Hi mga ka-Berks! Good afternoon! It's me again, Tonski. Welcome to my channel mga ka-Berks. Today mga ka-Berks, ang ating gagawin ay ipakita ko sa inyo ang aking bagong nabiling incubator. Mini incubator sa tapos gagamitin natin today mga ka-Berks kasi nakapag-save na ako ng ng itlog for 6 days. So 6 days lang kasi 36 eggs lang ang pwede dito sa incubator na to, automatic. So nabili ko to sa Lazada. So yan ang link niyan mga ka-Berks, so yan yan ang bili kong incubator. So ngayon, tapos check natin yung mga laman. Ganyan. So ito yung una mga ka-Berks, yan manual. Tapos meron siyang spray para sa kwanto, sa humidity or radiator dito. Kasi may butas. Pakita ko sa inyo mga ka-Berks, yung mga butas dito sa gilid, paano mag-adjust ng humidity. Dadagdagan natin ng ganito sa ilalim. So ganyan. Tapos ito, kasi dual to, dual voltage. Ito para sa DC. Yan, dito may 12 volts. Tapos mayroon ding 220. Ito yung 220. Ayan. So ngayon mga ka-Berks, tingnan natin sa loob. Taran! Ito. So ito, yung fan. At the same time, yung heating element dito. Mga heating element to. Tapos ito, yun, ito ang nakakonektar to. Pero sa pagbili nito mga ka-Berks, tanggal to. Ngayon, ito yung mga turner. Automatic turner. Ito siya. Ayan. Ito yung mga turner. Ganyan. Tapos, sa ilalim mga ka-Berks, ito. Ito yung hot sear kuha niya. Ito, hot sink plate. Ito. Yan o, hot sink plate. Tapos, dito mga ka-Berks, lagyan ng tubig para sa humidity. Ito. Mayroong malalim, may malaki. Ibig sabihin, para to sa mga yung mababa ang humidity na kailangan mong pataasin. Tapos, pag mga dito sa atin, yung mga summer, ito yung sa mga winter. Pag summer, dito lang sa mababaw. Kasi madali ang pagkuha ng humidity pag dito, lalo sa atin lang, mataas ang kuha nito sa air, mataas. So ipakita ko sa inyo mga ka-Berks ang ating pag-setup nito. Actually, pwede na to hindi na gagalawin kasi preset na to eh. Pero kung gusto niyo galawin kasi mayroon talaga naka-seat dito nakalagay sa manual na 38. Dito setting niya is abot yata ng 38.2. Tapos yung relative humidity niya is 65. So ngayon, kung isi-setting ninyo, mayroon dito mga setting. Pakita ko sa inyo ito, mga setting dito. Paano siya gagamitin at saka anong mga function dito. Okay. So, pakita ko sa inyo mga ka-Berks dito yung sa setup dito sa kanyang kwan. Sasaksak muna natin to. Okay. So yan mga ka-Berks. So ngayon, tingnan natin sa ilalim mga ka-Berks. Ito, tanggalin natin tong hot sear. Kasi actually, kailangan mag-incubate mga ka-Berks ng 18 days. So, magagamit lang to pag 18 days after na, 19 to. Sa 3 days yung hatching eh. So, ngayon, i-adjust natin to. Ganyan. Kung manok, pwedeng ganyan. Pag mga medyo maliit mga ka-Berks ang itlog, pwedeng ganyan malapit. Pero pag manok, ganyan. Malayuan. Pero gusto nyo yung malaki din ng itlog, ganyan kalaki oh. Ganyan kalayo. Ipalayo ninyo kung gusto nyo ng ganyan oh, kung malaking itlog. So atin manok lang yan atin eh. So ganyan lang, ganyan, ganyan. Tapos isalpak lang yung para umikot. So ganyan mga ka-Berks, ganyan. Tapos ito, huwag nyo kalimutan isit to ha, kasi pinaka-importante ito, itong wire na to sa heating. Ito yung mga thermostat nya mga ka-Berks. Heating element, thermostat, fan. Okay, so takpan. Ganyan. Tapos sa gilid mga ka-Berks, sa gilid ito, ito yung motor ng sa yung para sa turning pag-ikot ito. Tapos mayroong butas dito mga ka-Berks dito. Ito 'yan para magdagdag ka ng ito ang gamit nito para humidity. Ganyan, spray tubig. Kung dito sa kuan, iso dalawang trito eh. Ito rito isa, dito isa. Ito yung marami, ito yung medyo maliit lang. So, ganyan. So,
Ganyan na siya, mga kaberks. So, i-ano natin, i-on natin. So, gamitan natin ang 220 volts. So, yan. Yan ang 220 dito. Okay? Tapos, saksak. Hanap tayo ng masaksakan dito. Yan. Yan, mga kaberks, oh. So, hintayin nyo yan, mga kaberks, na mag-stop, na mag-neutralize bago ninyo i-sitting ulit. Mag-ano yan, mag-sitting yan. So, ngayon, mga kaberks, pwede nyo adjust dito, ito. So, kasi check-in tayo, di ba? Mode. Long press lang. 5. Tapos, lilipat na yan. Yan. Kasi naka-constant temperature yun kanina, eh. Ganyan. So, ngayon, ito, pataas na ito, mga kaberks, kasi preset siya, eh. Up to a 38.2 or 38, like that, something. So, yung humidity nito, naka-preset ito, so, bababa ito. Mataas ang humidity kasi dito sa amin ngayon, sa loob. Yan, oh. Tingnan mo yung setting na yan, oh. Ito yung turning key. Turning, pag naikot ito. Yan, bumaba na siya, mga kaberks, oh. 34, tapos bumaba, ganyan. So, ngayon, gusto nyo isisit siya ulit, mga kaberks, plus, minus lang. Tapos, ito, sit. Ah, ito, hindi ko nagagalawin to kasi naka-preset na siya sa akin. So, ito naman, para sa mo dito din sa humidity. Mataas to siya, mga kaberks. So, pag nag-neutralize na to siya dito, i-check natin, ibaba natin, or i-plus natin. So, hintayin natin, mga kaberks. Hintayin lang muna natin siya umabot dun sa pinakataas, mga kaberks, bago natin isisit. So, ngayon, ito yung mga sitting, mga kaberks. Iwan ko kung mabasa. Yan, o. Oh. O, temperature. So, 38. So, 1 to 3 days, 38 degrees C. So, 8 to 14 days is 37.8. So, 15 to 16 days is 37.7 degrees C. 17 to 18 days is 37.7 C. Tapos, 19 days or above, 37.6 degrees C. Tapos, mayroon ding different, yan mga kabers ito, may duck, yan o duck, tapos may goose egg, tapos may pigeon egg, ganyan. So, depende-depende yan. Nandito yan sa seating. Okay, so ganyan. So, ngayon mga kabers, ito ang dapat sundin natin yan o. Egg incubation time and parameter sheet. So, 37.8 sa 8 for 14 days. Pwede mo iset. Tapos yung relative humidity, mga kaberks, is 60%. Yan o, 60%. Tapos pag hot sink, is kailangan mataas yung humidity. Kailangan 65% relative humidity. So, ganyan. So, pataas na siya, mga kaberks, o. 36.7. Ganyan. So, ang humidity niya, mataas din dito. So, kailangan nasa 60 lang yan. So, pwede siya i-set. Pwede na. Kasi naka-check-in ako, mga kaberks, i-check-in. So, hintayin natin maya-maya, mga kaberks. 37 na siya. Ang pangalan pala nito, mga kaberks, nabili ko to sa Lazada. Micro incubator. Yan o, micro incubator. 36. May nakalagay 176, pero actually up to 36 lang to siya. So, ito yung manual, up to 176. May iba-iba kasi itong one, mga kaberks. Pakita ko sa inyo, ha. Iba-ibang sit-up, yan, o. Ay, ganyan. O, ganyan, o. May ganyan. So, ibig sabihin, yan yung mga pahaba, pamarami. Ito, ay, ganyan. Ito yung sa akin. Yan, up to 36 lang to. Ganyan. Tapos, mayroon din ganito. Yan, o. So, iba-ibang kwan siya. Iba-ibang design ng kanyang display. Pero sa yung nabili ko, yung ano lang, yung 36 lang, hindi ko kailangan ng pangmaramihan. Tapos meron akong itlog doon, mga kaberks. So yun ang ano natin. So 37.8 na siya, mga kaberks. Oh. Abot siya ng 38. Oh, yan, yung relative yung humidity niya, bumaba na siya. Tapos mga kaberks, ito pa pala, ito, yung cuddling. Pakita ko sa inyo, ha. Iilaw. Oh, yan. Pag mag-cuddling kayo, mga 12 days, 10 days, tingnan nyo kung mayroon sisiyo sa loob. Yan o. Lagay nyo yung itlog dyan. Sa taas. Yan. Tapos dito, pag nag-torn siya, ito makita to, mag-iilaw din to dito. So, kanya yan. Tingnan nyo, mga kaberks. 38 na siya o. Abot pa yan ng 38.12. Pero hindi ko na ibabaguhin siguro yan. Okay na yan siya. Yan o. Yan. So, 38 lang siya. So, bumaba na naman siya. 37.9. So, yun ang pinakataas niya. 38. So, tingnan natin kung hanggang kailan siya aakyat na naman. 37.8.
Tingnan natin kung hanggang siya aakyat ulit. Yan o, umakyat na naman siya o, 37.9. So, 37.8 siya. So, ang nakalagay dito sa manual mga ka-works is 37.8. Tama. Yan mga ka-works o. Yan o. Yan o, yan o. Yan. 38, tapos 37.8. So, tamang-tama, yan o. Tapos yung relative humidity niya, 64, pababa ng pababa na siya. So, ganyan mga ka-works. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung aking itlog mga ka-works. Mayroon kasi akong itlog na na-reserve. So, pakita ko sa inyo ha. Sandali, kukunin ko mga ka-works. So, ito yung itlog na aking ni-reserve mga ka-works. Yan o. Yan. Good for 6 days lang kasi open ang ano ko. Hindi ko nilagay sa refrigerator to. Open lang siya. So, nilagyan ko ng tag yung 1 day, 1, 2, 3, up to 6 days. Ngayon, 6 days na kuha ko, dalawa lang kasi kanyang umaga, kinuha ko na to. So, ngayon, may nangitlog siguro doon, additional. Pero ito lang muna ang gagamitin ko para hindi masyado kuhan siya. So, kukunti lang siya, kukunti. Para try lang mga kabers, i-try natin itong, kuha na to, yung bagong incubator na nabili ko kung talagang mag-hatch siya. Okay. So, ilang itlog to mga ka-works? 20. So tingnan natin mga ka-works kung ilan ang mapisa nitong 20 na egg. At 6 days siya. Tapos hindi ko na lang siya dinagdagan pa. 20 dapat 36 para at least check lang natin kung anong kuan. So ngayon mga ka-works, bumaba na yung kuan, no? Relative humidity niya up to 60. So maganda ang preset pero madali din ninyo i-setting niya mga ka-works kung sakasakaling gagamit kayo ng mga yung pabisa kayo ng mga buaya. yung mga ostrich. Pwede dito, malaki ostrich eh. Itlog, pwede din dyan. Sa ilalim, tingnan natin kung umiinit siya. Yan oh. Oh, umiinit talaga mga ka-works. Yan, tapos yung ano pala mga ka-works, yung turner niya, iikot siya, nandito din nakalagay dito. 90 minutes, 70 seconds. Pakita ko sa inyo mga ka-works ha. Ito yan mga ka-works oh. Kita nyo yan. Ito oh. Yan oh. Yan. 90 minutes means to say 90 minutes is ilang oras yan? 1 hour and a half. Iikot siya ng 70 seconds lang. Ganyan. Yun sa yun talaga ang ano niya, yung standard niya. Ngayon pag 17 to 18 days without egg turn, kuha na siya. Turning with hindi na siya mag iikot. Tapos ngayon 19 days, of course kukunin natin, ilalagay na natin tong kanyang hatching tray. So wala na yung turner. So ganyan. Ayan na mga ka-works, nilagyan ko na ng itlog. So check natin kung mapipisa to, ilang mapipisa. May mga number yan dito. Ito yung pinaka last, yung ngayong araw. So tingnan natin kung may maipisa dyan sa 20 na egg. Check natin mga ka-works pagdating ng 21 days. Okay. So takpan na natin. Good luck to us. At least matingnan natin kung makapisa itong ano. Ganyan, ganyan. Tapos mga ka-works, ito butas niya para sa ventilation niya. Mahigop niya yung ano niya. So let's start mga ka-works. Let's start. Tapos i-preset na lang natin. So yan mga ka-works, inobserbaran ko. Mataas talaga yung kanyang relative humidity. So ang gagawin natin mga ka-works, bawasan natin ng tubig. So ito yung aking sirens. So babawas natin ng tubig. Tapos bababa yung temperature niyan mga ka-works. Pagbaba ng temperature, alarm, mag-alarm. Wala sa setting, bawasan natin ng tubig kasi ang daming tubig. Ayan na mga ka-works. Ayan, nakuha na talaga yung seating na correct seating. So, yung sa temperature niya, 38 to 38.1, ganun. Tapos babalik siya sa 37.8 to 37.9. Tapos sa relative humidity niya, 60%. So, yan, nakuha na. Kagahapon mga ka-works, kagabi, yung pag-umpisa ko niyan, grabe talaga ang taas ng humidity dito sa amin. Kaya pala, after ng humidity, after ng ano,
Grabe ang ulan. Ulan ng ulan, yan o. So, yun siguro. Umabot ng 70 kahapon. Pero ngayon, maintain na siya 60. So, tingnan natin kung may mapisa itong itlog natin. Ayan. So, yan lang muna mga ka-works. I-update ko lang kayo sa development nito. So, maybe by 9th day or 8th day, magkadling tayo. Tingnan natin kung may mga laman yung loob. So, yan lang muna. Please like, share at subscribe kung nagustuhan niyo akong video. At huwag kalimutang kalimbangin ang notification bell. Ang bell para ma-notify ka sa sunod kong mga activities dito, lalo na sa mga baguhan na napadaan lang dyan. Please subscribe mga kaburks. Bye-bye for now. Bye-bye.